Okay, mga kabisyo, may panibagong video ulit tayo. Magsa-sound check ulit tayo ng ating subscope na D15. Pero yung box na ito parang tag dito. Ito yung old design, no? Yung old model ng subscope. D15 siya pero oversized siya masyado. Ayan yung nakalod dito, makikita nyo naman ang laki pa ng space sa gilid. Ayan, nakalod natin dyan ni jackhammer na 157, tsaka ano, ibang iba talaga yung ano nya, design nya. Masyadong mababa yung dun sa pinakailalim, tsaka nung open to wala syang ganong brace na naka L. Bali, yung sukat ng box na to ay ano, yung taas niya 30 o 30 inches, tapos yung haba niya naman mula harap hanggang likod ay 25. Tsaka yung lapad niya 23.5, bali ano siya, pang D18 na talaga yung ano, yung lapad nitong box na to. Tapos yun, sa D18, 30 din naman yung taas. Tsaka yun lang, sa ano, haba nila sa likod, nagkakaiba. 25 lang ang ano, box na to. Pero pwede siyang lagyan ng ano, D18, kasyang-kasya siya. Itong box na to ay ano, parang ano lang, repaint lang to. Tapos, kasi sabi ng may-ari masyado daw ma-vibrate yung box na to, kaya dinoblihan natin yung ano, pinadoblihan niya pala yung ito, kinakabitan nito ng speaker, bali doble na yan. Tapos yung ilalim ng box na to ay hindi to naka-textured, kaya tinextured na rin natin pati to. Tapos pinalitan niya to ng ano, ng handle, kasi kinakalawang na yung dating handle nito. Tsaka yan, naka speak on plate siya. Bali dati ano siya, dalawang butas lang para dun sa speak on, yun pinalitan niya ng bago. Yan, kung mapapansin nyo, luma na yung ano niya, mga corner niya. Hindi ko na tinanggal nga to nung ano, tinextured ko to tsaka pininturahan ko to ulit, buong box. Hindi ko na to tinanggal yung corner guard niya, kasi kinakalawang na yung mga ano, screw niya. Pag pipilitin, baka maputol lang. Tsaka ang iba hindi na rin siya kayang ano, tanggalin, dahil ano na, pudpud na yung pinaka ano niya, yung ganito niya, pudpud na, masisira lang yung lalo yung ano, yung tag natin, yung Philip screw natin doon sa drill. Ayan, kakaiba dito sa ano na to, box na to, may ano, yung takip nito, nilagyan natin ng konting twist dun sa kanyang takip. Ito, yan, yan yung kanyang takip. Black Mamba yung design ng takip na yan.
Siyempre bago natin i-testing to, ikakabit muna natin yung takip na yan para malaman natin kung may vibration ba sa ano sa takip, dahil apat na screw lang yung ano natin dyan. Ibutas natin para maikabit siya dito sa box. Okay mga kabisyo, ano muna natin, kabit muna natin yung kanyang takip para pag tinesting natin, mas maganda sa tingnan. Okay. Okay, yan na na. Nakabit na natin yung kanyang takip ngayon. Testing na natin. Jackhammer yung nakaload. GX5000 ulit gagamitin natin. Yan.
vibrate yung takip niya, kailangan natin lagdagan. Ayan. Lakas vibrate niyan. Okay, putulin na muna natin yung ating sound check at magdadagdag tayo yung lens ko. Naririnig talaga yung ano, tunog ng kanyang takip. Video mga kabisyo.